So, ayan mga ka-keepers, before tayo magsimula sa ating vlog for today, ayan guys, meron tayong bagong talisay extract na 250 ml for only 55 pesos lang mga ka-keepers. So, ayan sa screen natin yung Shopee account natin guys, ayan. So, yung link ilalagay ko sa description ng video na to. Ginawa kong 250 ml mga ka-keepers kasi yung isa mas bitin, 100 ml lang for 45 pesos lang yun. Pero 100 ml, mas kakaunti kesa dito guys na 250 ml, ayan. So, mas hindi na kayo mabibitin guys sa talisa extract ninyo na 250 ml. So, bili na kayo mga ka-keepers kasi maganda to siya pang groom at pang breed ng betta fish. Meron din tayong available dito na 500 ml for only 70 pesos. So, ayan guys. So, add to cart na mga ka-keepers. What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So for today's video guys, samaan nyo ako, magja-jar na naman tayo ng mga betta fish. So meron tayong ija-jar na mga mascot betta, multicolor betta, at mga yellow fancy. So samaan nyo ako sa aking part 1 at part 2 ng video na to. So tara, let's go! Ayan mga ka-keepers, ang ija-jar natin. So ito yung ginawa natin na ano, ref tub na merong mga talisay. Ayan, binabad na natin yung tubig. Ang purpose nito mga ka-keepers, para dito tayo kukuha ng tubig pang jarring natin ng betta fish. So ayan, so marami tayong mga lalagyan mga ka-keepers. Meron pa doon kanina sa, nakita nyo sa likod. So lalagyan lang natin to ng mga, ayan, mga ija-jar natin mga ka-keepers. So pure talisay, talisay yan mga ka-keepers. Yun, yan. So marami tayong betta fish mga ka-keepers na ija-jar ngayong araw na to, pero hindi natin uubusin mga ka-keepers dahil yung ibang mga betta fish hindi pa ganun kalaki. So pipiliin lang natin guys yung mga medyo malalaki na. So punuin lang natin to guys, then balikan ko kayo after 30 minutes. So ayan, a few moments later. So ayan na nga mga ka-keepers, jarring time na naman tayo guys. So meron tayong 63 bottles dito. So ayan, nakikita nyo, 63 bottles para sa ating pag-jarring. So ayan guys,
Yun. Yun ang mga betta fish natin. So naka-ready na itong lalagyan natin ng mga betta fish na ilalagay natin dito. So ayan, ang pipiliin lang natin mga ka-keepers is yung mga malalaki na. So ayan guys, so sobrang dami nito, mga malalaki na sila. Ayan, mga double tail na mascot, mayroong mix na half moon. Dito naman, meron tayo dito ang mga ano guys, tawag na mga multicolor to sila, pero hindi ko alam bakit ito yung lumabas. Ayan. So ayan guys, pwede na silang i-jar yung mga iba dito. Gaya nito, mga ganitong kalaki na betta, pwede nang i-jar. Tapos dito guys, ito yung mga yellow fancy natin at mga mustard. So ayan guys, so kung ano lang magkasya ngayong araw na to, yung muna yung i-jar natin. So ito yung nahihanda natin, 63 pieces na lalagyan. So magsimula tayo dito guys sa ating mga double tail. So lahat ilalagay natin dito, male man or female. So kailangan natin sila i-jar. Tapos kapag lumaki na sila mga ka-keepers, doon natin ihiwalay yung mga female. I-community na lang natin sila para hindi sayang sa lalagyan. So ayan, gaya nito mga ka-keepers, ayan o, a mascot siya na half moon. So ready na for jarring. Sobrang ano na, malaki na sila guys. Ayan, ayan mga keepers o, oh. Ito naman siya ay double tail. Ayan, may double tail. So ito yung pinakamagandang part sa mga breeder, lalo na sa mga betta fish breeder. So yung jarring time. So kaya gustong gusto ko ng jarring, kasi guys, itong mga betta fish na to ay pinaghirapan natin. Gumising tayo ng maaga para kumuha tayo ng mga live foods para ipakain sa kanila para mabilis silang lumaki. At ngayon, yung time after 45 days na pagtiis sa kanila, pagpakain ng mga live foods, paggising ng maaga, so harvest time na tayo mga keepers ng ating mga betta fish. So yan guys, sobrang dami nila. Yun, mga mascot. So ayan guys, unahin natin itong mga mascot natin kasi sila yung medyo malaki na talaga. Ayan, mga mascot. Ayan, pwede na tayong pumili dito na i-groom natin mga keepers. Ayan. So dito makakaselect talaga tayo guys ng magandang betta. So iba guys, oh, sobrang laki na. Dahil hindi ko sila nag-i-jar agad. Ayan. Yun. So kailangan pag-jarring mga keepers, yung tubig na ilalagay natin dito ay hindi ganun kataas para hindi sila mag-away or masira yung mga fins nila. Ayan guys. Yung malalaki na talaga sila mga keepers, oh. Tingnan nyo to. Pero may potential to siya guys. Ito, oh. Itong mascot na to. Ayan, may potential talaga yan mga keepers. Ayan. Pieces ang kukunin natin ngayong araw. So sa susunod na araw guys, mag-vlog ulit ako para sa ibang batch ng jarring natin. Ayan. Sobrang laki na talaga mga keepers, oh. Sobrang laki na talaga. Mas mabilis dito lumaki yung mga keepers kasi itong batch na to, konti lang sila guys, hindi ata umabot ng 50. Kaya yung lalagyan nila, medyo mabilis silang lumaki. Yun. Yan, female na half moon. So may mga kal din dito mga keepers. Itong mga makulay guys, ayan. Yan, mga male yan sila mga keepers. Ito, pwede na itong i-groom ito. Yun. Double tail. Double tail. Yun. Ayan guys. So ganito mga keepers, itong nandito, yung iba dito guys, iiwan muna natin
para sa susunod na lang sila. Ayan. Tapos dito naman tayo sa kabila, may mga malalaki na kasi dito mga keepers. Ayan. Ito guys, female, ay ito, male. Ayan, tenon nyo guys, krumaball na yan. Ayan sila. Pwede na itong i-groom mga keepers. Pero ang gagawin natin guys, kukunin natin yung mga malalaki dito. Medyo mailap lang sila. Yung iba nagtago na guys, yung mga malalaki. Yun nila magpahuli sa akin. Ayan. Ayan mo. Malaki na. Nagtago sila guys. Natakot. Yun. Huli ka. Ito guys, isa siyang half moon na mascot. Ayan, mabilis lumaki kasi ang diet ng aking betta fish, dap niya kiti-kiti tubifex worm. So meron tayong tubifex worm. Minsan kapag nakakakuha tayo, nakakabili tayo sa ibang lugar, yun ang pinapakain natin kasi mabilis lumaki. Pero kung grooming naman mga keepers, mas maganda ipakain ang mga kiti-kiti. Ayan guys, ito double tail. Yan o, double tail mga keepers. So and guys, yan. Yan, so yung iba dito mga keepers, makakahabol na sila ng laki kasi kinuha na natin yung mga medyo malalaki dito. Ito siya ang gusto kong ulihin mga keepers, oh. Medyo mailap lang. Ayan o, oh, yung malaki na to. Dapat mauli to siya. Ayan guys, medyo. Medyo mailap siya, pero nahuli. Ayan. Tanggalin lang natin yung mga maliliit. Yun, nahuli ka. Yan guys, half moon. Ito, mga ganito guys, oh. Half moon. Ito guys, so tinan nyo. Yan o, malaki na. So maganda to mga keepers, kapag nag flare na sila, makikita na natin yung ano, form ng betta fish. Ayan guys. So yung iba nagtago. Yun. So hindi na lang muna tayong kunin yung mga medyo maliliit pa. Ito na lang muna guys. Yan. So lipat naman tayo. So ang gagawin natin mga keepers, lipat muna natin sila ng bote para ibang batch na naman. Yan. So lipat na sila ng lalagyan. Yun. Mag-groom na sila doon guys. Yan. Group na natin sila dyan. Mga siguro mga 1 week sila dito sa bote mga keepers. Then samahan nyo ako ulit, mamimili tayo ng mga i-groom natin na betta fish. Yung 4. So kamayin na lang natin guys ha. 5. Yan. Bagong environment nila mga keepers. 6. Ito
Ang susunod natin, yung mga galaxy natin na hindi ko alam kung bakit iba yung lumabas. So, ayan guys. May mga yellow fancy din tayo na mga available sa susunod guys. Ayan. So, abangan nyo yan pagkapag nag-room na. So, maganda na yung mga keepers. So mga keepers, order na kayo ng talisa extract natin guys para maganda yung condition ng ating betta fish kapag nag-groom tayo. Ayan. Ito may mga female dito na mix. Male, female. Ayan mga keepers. So, dapat i-jar na natin sila mga keepers para hindi masira yung mga fins nila guys. Lalo na kapag mga long fins na betta, kailangan ma-jar na natin ng mga 45 days. Hanap pa tayo ng isa mga keepers ito. Para kompleto natin tong isa. Yan. So, ayan guys. Ang ating mga mascot. Ang next natin ay itong mga ito. So, ang pairings nito mga ka-keepers, Galaxy at FCCP. So, sinubukan ko lang i-breed. Ganito yung lumabas. Tingnan natin kung may lalabas na kulay na kagaya nito. Parang Hellboy. Yan.